Napamura na nga itong si LeBron James habang pinag-uusapan nila ng isang Lakers reporter ang dapat na gawin ng Lakers patungkol nga sa kanilang mga first round picks. Well, bago natin yan pag-usapan, talakayin, ipaliwanag, ay pag-usapan muna natin ang paniguradong sumasakit na ng ulo ng Phoenix Suns. Well, last month lang sila ay number 1 seed sa Western Conference, pero ngayon mga idol, after 1 month sila ay number 8 seed na. Meron nga silang 6 game losing streak at ang kanilang last 10 games ay 1-9 ang kanilang record, 20-21 for the season. Well, ang simpleng eksplanasyon lang naman kung bakit nagkaganito ang team ng Phoenix Suns ngayong season ay dahil injured ang kanilang mga main guys. Injured nga ang kanilang dalawang superstar. Si Devin Booker out mga idol since December 28, Chris Paul hindi nga nakalaro kanina, Cameron Johnson at Cameron Payne wala nga rin. So apat nga sa kanilang limang starter ay hindi na nga nakakalaro sa kanila. Kaya naman nagre-reflect ito sa kanilang record. Dating number 1 seed, ngayon ay number 8 seed na nga. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin. Ito nga ang naging interview ni LeBron James sa isang ang Lakers reporter, sa isang The Athletic reporter na si Sam Amick. Sabi nga ng reporter na, "To see you and the team playing this well, especially without AD out, has me wondering what the conversations with President of Basketball Operations Rob Pelinka and owner Jeannie Buss are like these days in terms of the roster. What's the nature of your message? What is the communication like?" At ang naging sagot ni LeBron, "Listen to me, ako ay nakafocus lang sa paglalaro ng basketball at nakafocus lang din ako sa mga players namin sa locker room. Hindi ko pwede at hindi ko trabaho na alalahanin ang mga moves na dapat gawin ng aming front office dahil ayon ay trabaho ng iba at hindi sa akin." Pagpapatungkol yan ni LeBron kay Jeannie Buss at Rob Pelinka. Sagot naman ng reporter dyan, "Pero LeBron, 38 years old ka na. At ang ginagawa mo ngayon at your age ay hindi pang karaniwan. Hindi pa nagagawa ng kahit sinong player sa NBA." Banat ni LeBron, "Alam ko naman yan. I know that." Pero sabi pa ng reporter, "Mahirap nga daw na isipin na ang Lakers ay ayaw pang i-trade ang kanilang picks para i-improve ang Lakers team at matulungan na itong si LeBron sa court." Payag naman ni LBJ dyan, "Well, kung alam nyo naman, ay alam nyo na yan. Alam ko naman na alam nyo ang sinasabi ko at hindi ko na kailangan pang pag-usapan pa ito." Tuloy-tuloy lang ang reporter na sinabi na, "Pero LeBron, kung ikaw ay tatahimik lang at hindi magsasalita o magde-demand, ay for sure na magpapatuloy lang itong Lakers team na i-keep ang kanilang future picks." Sumagot naman dyan si LeBron, "Alam nyo naman na hindi ganun yon kadali. Hindi ganun kadali yung mga bagay na sinasabi nyo. It's not rocket science daw. Kumbaga ang sinasabi ni LeBron, may proseso ang mga ganitong bagay-bagay." Banat pa ni Sam Amick, "Yung usapan nyo ba ng Lakers management ay nag-i-improve? May nangyayari ba sa usapan nyo this season about sa possible move ng Lakers?" And LeBron answers mga idol, sabi niya, "Unti lang ang oras ko ngayon dahil nagtatrabaho nga daw siya. Pagpapatungkol sa paglalaro para sa Lakers. Every 4 nights nga daw ay naglalaro sila ng 3 games. Kaya't wala nga daw siyang oras para kausapin itong kanilang front office." At sa panghuli na sinabi ng reporter, "May cellphone naman tayo LeBron, pwede mo naman silang kausapin doon." At sagot ng parang mainit na na ulo ni LeBron, "Makinig ka, ginagawa ko ang trabaho ngayon which is ang paglalaro at yun lang ang tanging magagawa ko sa ngayon." At bago nga daw umalis si LeBron at tapusin ang pag-uusap nila ng isang The Athletic reporter na ito, banat ni LBJ, "You all know what the f*** should be happening? Alam nyo na ang dapat mangyari." Kumbaga, ang pinapalabas dito ni LeBron James, hindi na dapat tinatanong yan. Alam nyo na kailangan ng Lakers team ngayon ng tulong at para nga makuha yung tulong ngayon ay kailangang i-trade itong kanilang mga first round pick. Yan nga mga idol ang naging conversation ng isang The Athletic reporter at ni LeBron James matapos nga ng kanilang pagkapanalo kahapon. Ano mga idol ang inyong opinion dito? Ano ang inyong masasabi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.